Guys, good morning. For today's vlog, doon pa rin tayo sa ating game fowl business sa breeding. So I think part 3 or part 4 na to. So this time naman, i-discuss naman natin ngayon yung pairing. At saka pinaka-importante din yung paglalagay ng proper markings do sa hen at saka do sa mga broodstag natin o broodcocks natin na gagamitin para hindi tayo maligaw. So nakita nyo sa likod si partner yan, naglalagay na siya ng mga tie wraps. So papakita ko lang sa inyo at i-discuss natin sa inyo kung bakit lalagyan nun at saka yung tamang way para hindi tayo maligaw. So, eto. Yan, partner. Mm. Si Robert. So, ang nilalagay mo dyan na kwan ay... Tie wrap. Anong, ba't may kulay? Anong kulay siya? Para, alam mo, hugutin mo na ito yung pareha sila ng kulay ng tie wrap ng broodcock o broodstag. Ayun. So, hindi ka malilito na hindi ka magkakamali na pa-mate mo sila sa ibang lalaki o yung babae na kamali ka ng pa-catchaw talaga. So, kailangan so, yan. Tsaka, eto. Ayan, tulad yan. Eto, katulad nito sa battery cages na to, lahat, kung mapapansin natin, lahat sila ay naka-green tie-wrap. Ito mga hens na to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, tama ba? Yung isa ay may number. Wala pa to. Iba naman to, blue. Blue yung dalawa. Blue. So, itong ko na to, itong 1, 2, 3, 4, 5, 6, itong anim na hen na to, after na green ang kanilang tie wrap. So, isa lang yung broodcock nila. Isa lang, oo. Ayun. So, lahat sila ay naka-green. Green. Oh, yan, naka-green. So, yan. So, tama ba? Anong kulay, anong yung broodcock na gagamitin mo diyan? Anong kulay ng tie wrap niya? Green din also. Ayun. So green para din. Hindi siya. Then importante din may recordings ka na ginagawa, no? Yeah, para hindi magkamali. Ayun, okay pa rin. Mahirap eh. Kung magkamali, masyado makonsumo sa panahon. Okay. Mali ka. Eh, so lahat naman to ng kuna to may markings tong ibang yung mga hens natin. So sa record din niya, meron din naman siya mga wingban yung iba. Yung iba naman wala nang legban pero may mga markings siya kung yung left nose, right nose ba or left in, left out. So lahat yan, hindi maliligaw. So yan, naglalagay pa rin siya ng so kulay green din pala yan. Green. So pag green na kuan, anong ginagamit mo diyan na brood ka? Kasi ano sila eh, hatches sila eh, meron silang infused na 1-4 na mga sweater 5K. So, decide ako na malalakas yan eh, malalakas, maraming pumalo, maganda katawan. So, nag-decide ako na lagyan natin ng iba yung may cutting ability manok eh. Okay. Kaya nag-infuse tayo ng... May 1-4 na lemon yung kakachaw dito. 1-4. This is sweater family din. May lemon para yung cutting ability niya nandun pa rin pag pumalo. Normal yung sweater, marami silang bumato eh. Yung palo, okay. Marami. Unlimited. Pwede natin kuhan? Pwede na natin yung mga green tie wraps na to na mga hens natin. Mm-hmm. Pwedeng pakita mo sa atin yung kan yung mga yung broodcock na gagamitin. Oh, kung alin yan. Tara. Ayan. Punta natin. Diyan na lang kahit di na natin dalhin dito. Diyan na lang. Identify na lang natin diyan. Ayan. Medyo malaki. This is a
meron siyang lemon na 1/4. This is double nose materials kasi talaga to. May 5K din siya, may 5K. So anong bloodline niya mismo? Para lemon sweater na siya, lemon sweater. Hindi nga lang siya nagpo-pongkan, pero yung mga kapatid nito, lahat pongkan sila, pongkan. So lemon sweater siya. Lemon sweater. Pwede mo bang ibaba para makita natin? Kapit mo lang, ayan. Lemon sweater siya na meron din na... So bakit kon siya? Yung tie wrap niya kulay white. Papalitan nga eh. Papalitan nga. So kaya pala. So talagyan natin yan, okay? So pakita natin kung paano lalagyan. So ayan guys. Since ito yung gagamitin natin na broodcock. So ilang ko na to? Anong edad na to? This is mga 2 years. 2 years na yan? Okay. So yun, green tie wrap din siya. Sa left. Sa left. Sa left nilalagay yung tie wrap ng lalaki. Talaga. Normal. Okay. Para na si Jan. So yan. So lahat ng green tie wrap, naka-green tie wrap siya, ayan yung pairing natin. So ito yung kakatsawi niya, yung mga naka-green tie wrap din dito. Itong isa lang, napalakot lang sa ibang battery cages, plus itong battery cages din ito, yan. So ilang kwan, ilang inahin to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? 7. So kaya ba niya yan? Kaya yung 7? Oo, kahit na mga 12 o 15 kasi... may pwede naman may pagitan na 3 araw yung bawat isang inahin. So kailan niya kakastahan yung mga kanon bawat isang hen? Pag kinas na niya to sa susunod na 3 araw, ito na uli. Ganun. Bali ay nakakasta nito sa isang araw 6. Ilan sa umaga? 2 sa bago kumain, pagdating ng mga 10, 12, 3, 4, pwede may 5 pa rin. Ganun. 2 sa umaga, ganun. Tapos sa tanghali? Sa hapon, 2. Okay. So, paano naman, para hindi ka naman malito, anong para mo ma-identify kung alin yung, alin yung nakastahan sa umaga? Ito lang. Ayan. Pag kayo galing dito, inining, kahapon galing ko dito eh. So ngayon, morning ngayon. Susunod na kakastahan niya ngayon, today, morning, ito. So inilipat ko na yun dito pag nayari siya. Pag nakastahan to, itatas. Okay. So maganda pala tong gamit nitong kana to. Sampayan. Sampayan markings lang. So ito yung kahapon nakastahan niya, itong 2. So for this morning naman, ito naman. So pag nakastahan siya, lipat lang natin to dito. So para hindi tayo hindi nakakalito. So okay, maganda. Systematic din. Guys, dito tayo sample ulit. Pangalawang broodcock natin. Sue Wilson, Gilmore. Okay. Sue Wilson, Gilmore, pure. Tingnan natin, okay. Para to doon. Tapos naka-kwan siya, naka-yellow. Yellow tie wrap. Okay, kasi ang kakastahan naman niya yan, pakita natin yung mga hands niya. This is also Gilmore. Apo na niya to eh. Pa-cross in tayo rito. Cross in, this is sweater gold. Sweater gold, black, brown red. Ito eh. Ito, kapatid ito nun. Okay. Gilmore din. Golden boy. Kaya natin, golden boy. Golden boy. Okay. Possum. Possum sweater. Black. Okay. Bulik. Dog sweater. Golden boy. Tsaka bulik siya. 1/2 bulik. 1/2 golden boy. Ito naman. Ito, white hatch. White hatch. Art Lopez. Okay. So yan. So bali, all in all, ilan yung ka natin dito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. So 9 ang kanyang brood hen dito sa brood
sa brood pack na to. Ilang taon na to, partner? Dalawa lang to, mayigit. 2 years. Okay. So yun, oh, so very important talaga yung markings, yung tie wraps natin. So proper pairing, so para hindi tayo malito. Kasi nakayalo tie wrap lahat sila. $5,000 lang, 5K. Red. Red tie wrap siya, red tie wrap. Yung kuha natin pang bearing natin. Ito yata start. Diba? This is a brown red over Gilmore. 1/2 brown red, 1/2 hatch. Okay. This is a sweater yellow leg hatch. Bullet gold from Neone ni Aguilar to. Ito. Mula dito, ito. Ah, kapatid to. Magkapatid. Nila Mayor Neone Aguilar yung garden ito. This is Golden Boy. Golden Boy. A sweater, gold yun yan. So sweater sa sweater, no? Yung 5K na sweater din, Golden Boy sweater din. Ito naman. Ito kapatid ba itong bulik na ito? Kapatid sila. So apat pala yung magkakas. Ito ba? Actually, 5, 6. 6. Anim na bulik, from Mayone and Aguilar, no? Ito, ano to eh. Bulik siya, pero sa possum siya eh. Ah, I think ano ba yung marking nito? Ay, Golden Boy. Golden Boy yung half Golden Boy, half bulik ni Mayone and Aguilar. Ito. Ito. Itong kit na to, yellow leg hatch to. Ito, yellow leg hatch. Bulik. Then, dito, Gilmore. Okay. Gilmore. So, hanggang dito lang siya. No? Parang ang dami niyang kakachawin, ha? Ano to eh? So, ilan? Subok ba talaga to? Subok, kaya marami siyang kwan. Ilan nung kanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So 12 yung kanyang brood hens, yung kanya. Pairing itong red tie wraps natin. Alright, okay. Boston. Tingnan natin ang... Anong bloodline yan? Anong card? Boston. Freeport, Boston. Okay. Tapos na tie wrap niya, kulay black? Black. Okay. Yung kanya, ipapakita natin yung kanya mga, yung ka-pairing niya. Ayan, ano naman bloodline ng hen na to? Ormoc Gold? Ah, dito, sorry, dito pala lang. Ormoc Gold. Ayan. Okay, pangalawa natin sweater na... Sweater Kelso. Hen. Sweater Kelso, yan. Black tie wrap din siya, okay? Siya. Ito naman? Half Ducalcy Lemon, half Stewart Yellow Leg Hats. Parang mga Ray Hoskins din na mga hats, mga yellow leg hats. 1, 2, 3. Ito naman siya. Ito to, ano to eh, double nose to eh. Ano to eh, Yellow legged sweater to. 5K sweater. Ito sister lang yan, okay. Yellow leg, so kumuha lang to sa sweater. Yung paa, yung yellow leg hat. The black, brown red. Okay, bali. Okay. Bali partner, ilan siya? Ilang yung 1, 2, 3. Yung Boston na to, 1 2 3. Ito. 1 2 3 4 5 6. Anim lang. Anim. Meron pa rin eh. 1 2 3 4 5 6. Ah, meron pa na sa labas. Meron na sa labas yung original na men sims. Ah, hindi pa lang nalagay. Doon natin lalagay sa isang cage kasi limitado na 'to. Sige. Nanay nito, yung isa pa. Okay. So bakit
bakit naisip mo 'yan ang i-cross? Yan ang pag-combine dito sa Boston na 'to. Anong karakteristik? Katulad nito, brown red. Mabibilis pumalo ito, ang dami nilang palo rin. Mabilis. Mabilis silang pumalo, yung lahi nila maraming palo. Kaya lang parang maigsi yung cutting eh. Okay. So kailangan lagyan natin ng round head ng Boston para magkaroon ng timing tsaka yung cutting. I think yung blend naman ni sino ba ito? Ni Idol Lancey. Pagka nagbibreed ka ng Boston, may lumalabas sa straight con, gawa siguro ng infusion ng lemon niya. So, acquired sometimes may lumalabas ito na straight con. Isa-isa, gano'n. Gawa siguro ng blend nila ng lemon ng Boston. So, minsan lang na lumalabas na straight con. Okay. Ayan mga pari ko, ay bali, ganun ka-importante yung proper way of marking, so paglalagay nga ng tie wraps. In case kasi tie wraps yung ginagamit namin dito sa pag-repairing namin. Una-una para hindi ka nga malito, paghugot mo ng inahin. Kasi ang ginagawa namin kasi dito na ako is battery type yung aming para method ng breeding namin. So paghugot mo, yung brood cap, iba't iba yung tie wraps niya. So lahat naman ng kamate niya dito din na mga hens. So, kung ano yung color nung sa brood cock, ganun din yung kulay ng tie wraps ng kanya mga hens. So, para hindi tayo malito. And then, second, yung pag pinapakastahan naman natin o pag binimate natin, so, para hindi malito yung nagpapakasta na tao, so, meron tayo dito na parang napakasimple lang pero very useful siya yung paggamit ng mukha natin, yung sipit sa sambayan. Ito yon. Para hindi tayo malito kung saan tayo galing na hen yung tapos na ma-mate. Then pagtapos na, lipat naman doon sa kabila. So yun lang, bali guys, pinakita namin sa iyo yung apat natin na brood cock, yung 5K sweater natin, yung Boston natin, saka yung pure Gilmore natin. At the same time, ano yung isang partner na kan? Ginamit natin yung double nose. Double kan? Nose. Anong bloodline nun? Yung ano siya eh, half sweater siya. Half sweater. 1/4 lemon, 1/4 yellow leg hatch. Kasi kailangan yung may mga bottom na mga manok, lagyan mo talaga ng cutting. So yun, so yun guys, bali apat na brood cocks pa yun sa pinakita namin today. So yun, nakasalang para din dito sa mga ko na to, sa mga hens na to. So yun guys, on the next episode naman natin, on the next vlog natin, so ipapakita naman natin sa inyo yung gamot. Hindi mo nagamot siguro yung papaano naman ipapamate since battery type tayo. Kung papaano natin ipapamate. Yung sa umaga, tanghali, hapon, saka ano yung ginagawa namin dito. Hindi naman namin sinasabi na tama to kasi may iba't iba naman talaga na procedure din. So ito lang yung ginagawa namin. So yun nga, sa next vlog natin ipapakita namin sa'yo. So pwede naman kayo mag-comment. Please, para may interaction tayo. So, ano yung ginagawa nyo na procedure sa inyo. So, yun lang. So, maraming salamat sa inyo, guys. God bless.